Kayo pagka kayo ay nag-video-video eh, huwag kayo magturo na ikapapahamak ng ibang OFWs. Ang titigas ng mga mukha eh. Pinapayuhan po ni Sir Arnel Ignacio po yung mga taong o yung mga OFW na gustong mag-cross country. Sana po mag-ingat at mag-ingat din po sa pagpo-post sa social media. Mayroong nagpo-post, nag-agadit siya dahil pinipigilan daw siya mag-cross country. Okay, sige. Ito ho yung role ng government. Kayo po ay binibigyan ng guidance kasi mapapahama kayo. No? Pero kung aawayin niyo pa yung mga taga-gobyerno at ipagpipilitan nyo yung ginagawa ninyo na kayo ay mapapahamak, pagkatapos pag napahamak kayo, sisisihin nyo kami, asan pa kami lulugar? Ngayon pagka nahuli ka, anong gagawin mo? Naangawa ka? Nahihingi ka ng tulong? Ang cross country po, for example, you came from Kuwait and then you just fly to Dubai nang basta mag-aanap ka ng trabaho ron. So ngayon yung papeles mo, puro paling-paling yan. Unless maayos mo ron, well and good for you. Pero sinasabi nga natin, huwag kang gumawa ng ganyan dahil pagka napahama ka, hindi nga namin alam kung saan ka hahanapin. Unang-una, kasi wala ka namang nakarehistro kung saan ka nagpunta. Nag-cross country ka eh. Diba? So pagkatapos yan, pag napahama ka, mang-aaway ka na naman. So kung sino man yun, ha, yung talak ng talak, magigil ng gigil, subukan mo ako harapin mo pagka dyaka ka magtatalak ng ganyan. Matapang lang kayo pagka kayo ay nag-video-video eh. Kami nagmamalasakit sa inyo. Huwag kayo magturo na ikapapahamak ng ibang OFWs. Okay? Winawarningan namin kayo. Kasi mas malamang na mapapahamak kayo. Ngayon, hindi kayo napahamak, di well and good. Ngayon, pag napahamak kayo, pagkatapos kami haawain nyo na hindi kayo matulungan, ang titigas ng mga mukha eh. Kayo nire-remind na nga. Nire-remind kayo na baka mapahamak kayo. Kung ka nahuli kayo doon, bakit? Ayos ba ang papeles nyo pag tumawid kayo ng ibang bansa? Paano visa nyo? Paano yung iba pa mga requirements? Sige nga. Tapos, pagka nahuli ka at nakulong ka o kung ano man nangyari sa inyo, magagalit ka sa gobyerno. Kayo ang problema kasi sa inyo, gusto nyo lagi yung kumbinyente o kaya kung gusto nyo magawa para kayo mga spoiled brats. Kung anong gusto nyo gawin, gagawin nyo. Pagkatapos, pag napahama kayo, sisisihin nyo kami. Kung gusto mo ikaw, mag-cross country ka, di ikaw. Huwag ka namang inganyo at saka huwag mong turuan ng mali yung mga OFWs. Iba, dito ka nagtatatawid sa Middle East, alam nyo naman kung gano'ng kahigpit. Ang higpit-higpit. Dami-dami natin, kung saan sa mga bansa na wala tayong deployment. Pero aawayin nyo na naman yung gobyerno. Gagawa kayo ng mali. Pagkatapos, pag napahama kayo, sisisihin nyo lagi, nagtututuro kayo kung sino sisihin, pwera lang sarili ninyo. Tapos iba, nagagalit dahil kailangan pa daw ng verification ng contract. Paano kunyari nagka-problema nga kayo sa kontrata ninyo? Ayaw nyo pa-verify. Ayaw nyo ng tulong ng MWO o ng DMW. So saan babase kapag ka nagkaroon ng pagtatalo? Yan na naman kayo kasi ang gusto niyo lagi madaling paraan. Kayo pagka nag-away kayo ng employer mo, ang kontrata mo hindi verified. Paano ngayon? Saan kayo babase ng usapan ninyo? Huwag kayong parang mga brats, para kayong mga siga. Ang hirap-hirap yung pasunurin sa tama. Inuturuan kayo na binibigyan kayo ng tamang guidance. Bakit kayo nagagalit kung tinuturuan kayo ng tama? Aawayin nyo pa yung mga taong nagtuturo ng tama sa inyo. Magtuturo pa kayo ng mali. May dalawang bagay lang yung sinasabi ko, ha? Please, ikaw gusto mong mag-cross country, huwag mo nang ituro yan sa iba. Pagka ikaw napahama, huwag mo sisisihin ng gobyerno. Mga aaway ka naman. Kasi ito panahon na talaga magtapatan tayo ng prangkahan. Gagawa kayo ng delikado, pag napahama ka, mag-aanap pa rin na sisisihin. Ngayon, yun ang mga ibang OFWs, please lang, makinig na lang muna kayo sa gobyerno. Diba? Hindi ho yung ginagawa para kayo ay busitin o pahirapan. Sinasabihan kayo na huwag kayong mag-cross country kasi nga yung papeles ninyo, hindi nga ayos. Kapag ka nahuli kayo doon sa pinuntahan yung bansa, okay lang sana, kunyari, ang mga bansang hindi masyadong kahigpitan, pero meron at meron kang magiging problema. Yun ang sinasabi natin. Una-una, saan ka namin nahanapin kung sakasakali nag-cross country ka? Saan? Paano namin malalaman kung nasan ka? Pagkatapos,
tatakbo na naman kayo sa media, magsusumbong kayo na hindi kayo tinutulungan. Eh ito, ilang beses na kayong sinasabihan. Aawayin niyo pa ang gobyerno na nagsasabi sa inyo, wag, pinangangalagaan na nga kayo eh. Pag-alas, nagagalit kayo. Minsan ang problema natin, yung tigas lang ng ulo natin, basta sasabihin mo, ikaw ay bagong bayani. Tapos gagawa ka ng mali kasi bagong bayani ka. Anong klaseng bayani yung gumagawa ka ng mali? Magtapatan tayo, usapang totoo naman. Usapang totoo. Ang problema kasi sa inyo, para kayong mga siga eh. Kung ano magustuhan nyo, gagawin nyo. Kahit mali, ipagpipilitan nyo yung mali. Pag napahama kayo ngayon, ayaw nyo amining nagkamali kayo. Ang hahanapin nyo, sisisihin. Eh, magprangkahan tayo. Ito na naman po tayo mga ka-OFW. Sana po ito magbibigay po ng malaking aral sa atin, no? Tapos, isipin po natin, ha? Pag nahihirapan tayo. Tapos ang problema pa dyan, yung gobyerno pa natin yung sisisihin natin pag magkaproblema tayo doon sa ibang bansa. Sana naman po, dumaan tayo sa tamang proseso. At saka, huwag na matigas ang ulo. Yung iba kasi natin mga kababayan na OFW, hindi naman sa pag-aano ha, sobrang matitigas ang ulo eh. Di porke tutulungan tayo ng ating gobyerno, ganyan na tayo yung mag-isip. Parang ang labo ng mga utak ng mga to.